ng 2 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa Kamuling Market sa Quezon City, habang halos 4 piso naman sa Lawag, Ilocos Norte. Ipinagtataka ito ng mga nagtitinda dahil marami namang supply ng palay dahil nagsimula ng anihan. May news to si Katrina Son. 2 piso kada kilo ang itinaas ng presyo ng commercial rice sa tindahang ito sa Kamuning Market sa Quezon City. Ang dating 34 pesos per kilo na sinandome, ngayon ay nasa 36 pesos na per kilo. Yan ay yung di pa raw masyadong maganda ang klase. Ang dinurado naman mula 41 pesos ay 43 pesos per kilo na ngayon. Ayon sa may-ari ng tindahan, dala daw ito ng pagtaas din ng presyo ng palay. Kung dating pero sa ako, meron na lang ngayon eh. Dahil sa taas ng bigas. Kung 2 piso lang sa Kamuning Market, halos 4 piso na ang itinaas ng presyo ng bigas sa Lawag City mula Enero. Daing ng mga nagtitinda, lumalaki raw ang lugi nila dahil ilang beses nang nagtaas ng presyo ang kanilang mga supplier. 25 pesos kada isang sako umano ang itinaas ng presyo ng mga supplier mula Pampanga. Nananatili namang 27 pesos kada kilo ang presyo ng NFA rice. Pero ang pinagtataka ng mga nagtitinda, marami naman ang supply ng palay dahil umpisa pa lang ng anihan. Hinala tuloy ng mga vendor, may nananamantala. Agad umanong binibili ng mga rice trader ang supply ng bigas at ibinibenta ng mas mataas na presyo sa mga retailer. Palalabasin daw ng mga rice trader na galing sa ibang probinsya ang bigas kaya mas mahal. Sinabo naman sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture kahapon ang mga taga-National Food Authority. Lumalabas kasi sa pagdinig na nagbigay ang NFA ng import permit sa isang kooperatiba kahit na nag-misdeclare ng mga kargamento na bigas na inaangkat mula sa ibang bansa. Dahil daw sa mga ganitong insidente, patuloy na napapalusutan ng mga smuggler ang NFA. Dapat nagbago na kayo by 2013 kasi that is the result of the 2012 investigation. When we discovered the findings of the Bureau of Customs, the subsequent import permits of San Carlos were not issued. Napalusutan kayo eh. Yes, Your Honor. Yun ang sinasabi nyo. But you know, historically, we've seen this already. Kayo ang it would appear from documents that the NFA ang nagpapalusot. Kinasuhan na po namin yan. Pero ang kinasuhan po namin... So kinasuhan na ninyo? Yung San Carlos po, but not for... It was for misrepresenting the country of origin. Correct. And under-declaring the amount. Hindi naman nakadalo sa pagdinig ang negosyanteng si David Sudbangayan na isinasangkot sa rice smuggling. Ayon sa kanyang abogado, naka-confine sa isang ospital sa Lawag si Bangayan dahil sa pananakit ng likod. Pero paglilinaw ng kampo ni Bangayan, hindi raw nito tinatakasan ng pagdinig. Katrina Son, GMA News.